simulan na po natin. Yung mga uri po ng pagkain ng kalabaw, iisa-isahin ko po. Ito po naman ay halos alam na natin, pero yung iba na hindi pa nakakaalam, ibabahagi ko po sa kanila. Yung pong napier na nanggaling sa ibang bansa na dumating dito, baka hindi pa tayo ipinapanganak nung panahon na yon. Ito po ay napier. Meron po tayo nito. Pero ngayon po, meron pong napier na pwede po nating matawag na hybrid kung para sa palay. Kasi po ito, high-yielding variety. Hindi ko na po isisiwalat sa inyo, pero ang mabilis na pagbasihan nitong napier na kung tawagin ay pakchong, nagmula po ito sa Thailand. Ako po ay kaya nagkaroon nito ay pinagkaloob po ng PCC yung panimula at ito'y naparami ko na. Alam niyo po ba na yung napier natin noong mga unang panahon? Dalawang kalabaw lang po ang nabubuhay nito sa isang ektarya. Pero ito pong bagong variety na to na tinatawag na pakchong. 10 kalabaw na gatasan hanggang 15 ay kayang suportahan ito. Marami po ang magugulat. Oh, hindi naman siguro. Pero ito po ay mapapatunayan ko sa inyo at lalong-lalo na ang mga eksperto sa PCC kayang ipaliwanag ito kung paanong sasapat ang pagpapakain ng 10 hanggang 15 kalabaw. Huwag na po tayo sa 15, yung 10 na kalabaw. Kasi po ito'y talagang napakabilis lumago. Mamaya po ay makikita ninyo sa slide kung ano ang itsura nito. Ayan po, naipakita na. Yan pong laki ng napier na yan. Wala pa po iyan yung, ano nga tawag natin sa Tagalog, kung sa mais po ay bagaso. Wala pa po yan, yung taas na yan. Kailangan pa po magkaroon tayo ng mga isang dangkal man lang. Maximum isang pie kung meron tayong mahusay na makinaryang forage chopper na siya rin pong ginagamit sa mais. Sa ganung paraan po, ito ay makakain ng kalabaw nang walang masasayang. Ito po yung isa. Ito po yung BT corn. Ang BT corn po dito kinukuha ang pampakain sa mga hayop, manok, baboy, yung bunga po nito. Ito po yung ginigiling, basta ito po yung pagkain natin sa mga poultry, sa babuyan. Ito po ay ginagamit din sa kalabaw. Mamaya po ay babalikan natin ito at maipapakita, maipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Ito pong yellow corn, ito ay pangkaraniwang itinatanim ng mga magsasaka ng mais. Ang yellow corn po ay pagkain ng tao. Yung bagaso po nito ay naiiwan na lang sa kanilang pinagtaniman. Ito po ay nahihingi lang namin, siguro. Hindi ko alam kung mayroong lugar na ito ay binebenta, pero sa ngayon po, ipinamimigay lang ito. Ang totoo po, pagka kinukuha namin ito, pinamimirienda pa kami nung may maisan. Kasi nga, nalilinis namin yung kanilang naiwang dumi sa taniman. Ito pa yung sorghum. Ako po ay, ayan, nandyan pala ako. Ito po ay nakapagtanim ako na ipinagkaloob sa akin ng PCC upang subukan na ipakain sa kalabaw. At ang maganda po rito, yung bunga nito o yung buto nito ay maaaring itanim ulit. Ito po namang paragrass. Ito po ay dapat itinatanim din natin eh. Pero nagkataon, maswerte ako sa aming lugar. Ito po ay kusang tumubo. Dahil siguro na rin sa mga nauna pa sa akin, meron sila nito. At hindi ko alam kung anong variety ito. Pero ito po ay pakain talaga sa baka at kalabaw kambing. Yung paragrass. Ito pwedeng ibigay sa kalabaw ng wala lang, kailangan makinarya pa. At saka ito, yung ating dayami, yung giniikan sa Tagalog. Ito po ay kinukolekta namin. Nahihingi lang din ito. Ang maganda rito, ini-stack ito. At matagal.
uubra pong isang taon. Sabi nga nila, dalawang taon daw eh. Pero hindi pa namin naranasan yung hindi namin maubos para ma-stack ng abuti ng dalawang taon. Isa pang uri ng pagkain ng kalabaw, yung sapal ng taho, tokwa. Ito po ay yung balat ito ng soybeans na kinukuha ang soy milk, ginagawang soya milk, ginagawang tokwa, ginagawang taho na iniinom ng mga bata at maging ng taong maedad. Nakukuha po ang pinagsapalan nito para ipakain sa kalabaw. Isang uri pa po ng pakain na mahalaga at ito ay hindi pangkaraniwang napupulot kung saan lang. Ito ay itinatanim namin, itanim na rin ninyo. Itong mga kung tawagin ay legumes. Ito po yung kung sabihin ng PCC ay ulam. Kasi ito po mataas ang protina. Kung may magtatanong po, pwede kong masagot ano ang tinataglay ng bawat isa nito. Meron po tayong indigopera, ipil-ipil, malunggay, kakawate, at marami pa pong iba. Yan po ay uri ng legumes. Itong uri ng pakain sa kalabaw ay yung mais kanina, ay pwede po itong gawing silage para ma-stack ng matagalan. Babalikan din po natin ito kung papaano. Ito po yung paraan ng pagpapakain sa kalabaw. Bakit merong paraan ng pagpapakain? Kasi po pwede rito ang cut and carry. Direktang ibibigay sa kalabaw ng mahahaba o sinakate, basta ibigay sa kalabaw, kakainin ng kalabaw. Pero kung ima-maximize natin na maubos lahat, walang matitirang hindi nila makakain, dito po sa napier, kailangan natin ng chopper. Wala po talaga maaksaya, ubos na nakakain ng kalabaw yan. Isang paraan ng pagpapakain, yung ating pinagkuhanan ng damo, matapos pag-anihan ng palay, pwede naman pawalan yung kalabaw kung mayroon tayong bakod. Pero kung wala, pwede namang isuga. Ayun po. Itutuloy ko lang po at babalikan natin mamaya yung lahat nung naipakita ko na yan sa inyo. Dito po tayo ngayon sa paraan ng pagkuha ng gatas ng kalabaw. Kahapon lang ako ay nasa Davao. Nakita nila sa Facebook ko kasi nagbigayan kami ng Facebook page at saka Facebook account. Sabi nila, paano raw kinukuha ang gatas ng kalabaw? Talagang meron pa rin. O baka masasabi ko, marami pa rin dito sa Pilipinas. Ang hindi alam kung paano kinukuha yung gatas ng kalabaw. Meron po tayong paraan na sinauna pa yung hand milking kung ang kalabaw lang po natin ay ilan. Magagawa natin. Ang totoo po, yun pong katuwang ko sa pag-aalaga ng kalabaw, naranasan na namin 12 gatasan na kaya niyang gatasan lahat yun sa kamay. Para bang siguro ganito nga eh. Kapag ka-praktisado ang tao sa mabigat na trabaho, mapaagaan sa kanya. Siya ang nagsasabi sa akin. Magaan nga daw yan eh. Dahil yung trabahong pinanggalingan niya sa kanilang probinsya, ay mapakahirap. Ngayon, kung ang ating kalabaw ay madami na, meron pong milking machine na nabibili. Available na po sa market. Ang milking machine po, ang masasabi ko, kung tayo po ay matatawag na isa ng farm, may at marami na tayong alagang kalabaw, maaaring hindi na makaya itong gatasan ng kamay. Pero ang higit na mahalaga, malinis talaga ang ginagamitan ng milking machine. Dahil sa ito ay ligtas sa anumang mga pwedeng masama doon sa paggagatas natin. Pero ito pong milking machine, pag ginamit po natin ito, huhugasan muna natin yung kalabaw. Paliliguan,
pupunasan yung teats o dede ang tawag sa Tagalog, hinuhugasan, nililinisan at pinupunasan bago iswak natin yung milking machine. Yung milking machine nga po ay sa ngayon ay available na sa market. Noong mga nagdaang panahon o noong mga una pa, ako ay nagtatanong saan pwedeng may mabibili nito. Pero alam niyo ba yung dahil do sa pandemic, may paraan din na nangyaring nakatulong. Nauso po ba ang online selling? Maghanap ka lang. Makikita mo kung sino ang pupwede mong mabilihan ng milking machine. Hindi na po mahirap ngayong hanapin yan. Dito po tayo sa kalidad. Pagsusuri sa kalidad ng gatas. Bakit ba susuriin? Ang gatas naman ng kalabaw ay pare-parehong gatas lang yan. Gatas din yan. Pero sinusuri po ito. Mayroon pong gatas na babagsak sa paggawa ng milk drink. Yung mga flavored milk, may flavor na mango, pineapple, at kung ano-ano pa. Yung iba naman po ay pasteurized ng alcohol. Common po sa market, 60%, 70% na alcohol. Ang totoo po nun, pareho kong nagagamit, kung ano'y available. Yun lamang pag yung ratio po ba, kung alin ang mas marami, pero ang common po ay 1:1. Kung 20 ml si milk, 20 ml si alcohol. Kung ito po ay gagawin nyo pagkatapos nitong ating webinar, at napakasimple po na itong APT, alcohol precipitation test. Ito po ay, ayun po pala, meron dyan oh, yung tatlong baso na gatas ng kalabaw. May alcohol na po yan. Kita nyo po, merong ekes. Bumagsak yun. Kung ito pong naka-ekes na to ay mailalahok dun sa good quality na milk, lahat po nung gatas na yun, babagsak na. Kaya napakahalaga po na matutunan natin suriin ang nakakapasang kalidad ng gatas. Ito pong isa ay kaya po meron akong ipinakita lang sa inyo para doon sa mga hindi nakakaalam at hindi nakakakita, meron pong ganito na pwede nating sigurong sabihin na yung nagsusuri ng gatas. Maikukumpara natin. Ito po ay sa mga kumpanyang medyo malalaki. Ako po kasi nakapag-supply dito sa kumpanya na to. Ito po ay nangangailangan sa akin nung kalakasan po ba? Yung pagkonsumo ng gatas. Alam nyo, naka-epekto rin yung pandemic dito eh. Pero nung panahon po na yon, ang isinusupply ko pong gatas dito, 1,000 to 1,500 liters or kilo weekly. Kailangan po yung makakapasang ganyan. Mas mahigpit po sila, sinusuri talaga nila yan. Yung pong keso naman, kami po, si Mrs. po ang may gawa niyan, dahil may nag-o-order ng keso. Kung bakit kailangan suriin, ganito po eh. Kung ang keso po ay mababa ang yung solids, kapag ginagamitan po kasi ito ng, ito pong ginamit namin at ito kasi ay order, ay suka. Ordinaryong suka po ito. Ang totoo, ang ordinaryong suka ay maraming klase. Yung mataas ang yung acid content niya, yung ano nga tawag natin doon, pH, ano po? pH. Ito po ay magagamit natin kahit gaano ang pH niya, yung pagmimix po natin doon sa gatas ng kalabaw. Siyempre po, meron kaming ginagawang batayan. Yung parehong amount ng milk at saka yung, hindi po ito parehong equal ha. At ito po ang ibig sabihin, kung ang vinegar po ay 10 ml, always 10 ml si vinegar, at kung ilang ml man yung gatas, ay takal po namin yan. And then, kaya po nasa timbangan,
per piece or per pack, mayroon pong standard dyan dahil ang order po na yan depende sa timbang ang presyo. Kailangan pag nag-order sila ng halimbawa, sabihin natin 200 grams, 500 grams, ganitong amount, yun po ang order nila. Susundin po natin yun. So sa ganitong paraan, kailangan po nating suriin yung gatas. Kasi kapag po, inom lang na konti. Kapag po ang gatas na isang litro, namuhunan tayo sa isang litro ng 85 pesos sa ngayon, ay hindi natin makukuha yung timbang ng kesong puti. Ano po mangyayari kung ikaw ay nagninegosyo ng kesong puti? Hindi ka kikita. Pagka po ganito ang uri ng gatas na dadalhin sa atin o ibinebenta sa atin o ating hinaharvest na sariling gatas, huwag natin gawing keso. Hindi tayo kikita rito. Kasi magaan yung timbang ng keso. Babagsak din ang presyo pag magaan ang keso. Ito naman pong mga naka-Wilkins, yan po naman eh, ang totoo po, ang pinaka safe, safest than other, yung ginagawang pastillas. Although, si pastillas maker, nagre-reklamo din. Kasi kung ang kanilang niluluto, lagi pong takal yan eh. Sabihin, tinimbang yung gatas, tinimbang yung asukal. Alam nila, ang finished product noon, kung ano ang timbang. Halimbawa po, puro halimbawa lang po ito, ano? Pero totoo po, ginagawa namin ito. Kung ang gatas ay tinakal or tinimbang, sabihin natin, apat na litro, apat na kilo, tatlong kilo, tapos yung asukal, kung ang ine-expect natin ditong finished product na pastillas ay 1.4 to 1.5 kilos, eh paano kung ito yung ating ginawang basehan ng pagtatakal, pagtitimbang, ang nakuha nating pastillas ay 0.8 kilos lang. Ano nangyari ngayon? Kalahati halos nung ating pastillas ay nawawala. Dito po pumapasok yung asa silang kumikita. Kaya naman, nakukuha nila ng mas mahal. Eh kung ang gatas mo, 50% ang kababaan doon sa aking gatas, kinukuha ako ng 85. Yung sa inyo, baka hindi bilihin ng 55. Kasi, mababa ang recovery nila tinatawag. Dito po sa pagpapakain, paraan ng pagpapakain, pagsuri sa kalidad ng gatas, nakatapos po tayo. Uulitin ko lang po, pwede natin balikan mamaya yan. Ito po, bibigyan ko ito ng diin, yung pangangasiwa sa dumi ng kalabaw. Ito po kasi ay hindi na pag-uukulan ng pansin. Hindi lang ng ilan, kundi marami na nag-aalaga ng kalabaw. Ang totoo, ito ay isang kung bakit pumasok sa isip namin at naging negosyo ito noong gumawa na kami ng pabahay ng kalabaw. Dati po kasi ang kalabaw namin itinatali lang sa mga puno, sa mga lilim. Ang dumi nito nakakalat kung saan-saan. Kailangan pang magpagod, gagastos ka sa tao para kolektahin ito. Pero nun pong nakagawa na kami ng pabahay ng kalabaw, naipon po ang dumi ng kalabaw. Yun pong nung maipon ang dumi ng kalabaw, may nakapagsabi sa akin na tungkol sa vermicomposting. Ang una kong tinanungan dito ang PCC. Kasi dito maraming dumi ng kalabaw. Ang totoo, nakapag-training po ako dito sa PCC ng vermicomposting. Natutunan ko ang wastong pangangasiwa, pero siyempre bilang isang maliit na magsasaka, maliit ang puhunan, ay ang dumi ng kalabaw namin ay naiipon lang sa isang lugar. Ang natutunan ko nga lang, na ituturo ko rin sa inyo,
yung fresh manure, yung 1 month ng manure, at saka yung higit pa sa 1 month, paghihiwa-hiwalay natin, ililinya natin yan, pahaba. Huwag yung basta tapon lang ng tapon. Huwag mahahalo yung bagong dumi ng kalabaw dun sa luma. Mamaya po sasabihin ko sa inyo, ang dahilan ay yung dumi ng kalabaw, bakit nga daw ba? Ano? Ito kasing programa ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ay nagbibigay sa isang registered kooperatiba ng shredder, African nightcrawler. Ito po, hindi ko masasabi na daig ko kayo. Hindi ganon. Kasi talagang ito isang malaking trabaho sa isang farmer, yung kumolekta ng mga waste. Ito po nga pala, ha? Ano? Yung waste farm material, kung ano-ano pa, sabihin na, basura lang natin yan. Dayami, damo, kung ano-ano pa, dahon ng kahoy. Kailangan i-shredder, durugin ang shredder. Pag na-decompose na, pwede nang ipakain sa African nightcrawler. Pero sa kabutihan palad, tayo po, ako po, mag-aalaga ng gatas ng kalabaw. Alam nyo ba na yung kalabaw, nagsisilbing worker dun sa farm, kakainin niya kasi itong mga sariwang damo, legumes, at kung ano-ano pa, bagaso ng mais, puno ng saging. Pag natabi ang kalabaw niya sa puno ng saging, susuwagin, kakainin, dahon ng saging. E di kung saging ang kinain, ano bang tinataglay ng saging? Potassium. Yung dumi ng kalabaw, may potassium. Kung paano niyong malagyan pa ng iba, rich in nutrient, at kung ano-ano pa, pag-aaralan po natin yun. Ano yung, kung ano ang gusto kong kalidad ng aking lapit na yung pampasweldo sa mga farm worker natin, o namin, kayang ibigay nitong dumi ng kalabaw na ibinigay sa African nightcrawler. Yung dumi ay vermicast. Alam nyo po ba na ito meron dito sa ipinakita namin kanina, bakit ba ito nakahalo black? Dahil sa para maipon din yung decomposed manure ng kalabaw. At kung ano pa yung gusto nating idagdag, o dito may nakikita, meron kayong makikita, may mga parang berde-berde, dahon-dahon, pwede tayong maglagay dyan. Yung dinurog din na bagaso, hindi bagaso, yung saha ng saging, dahon ng saging. Yan, kung ito nagkakamali, yan nakalagay na yan ay kung hindi dahon ng ipil-ipil yan, pareho kasi ginamit yan yung dahon ng kakawate. Kaya po meron kayong nakitang nakapatong na ganun. Sa ganitong paraan po, yung African nightcrawler, naiipon sila sa isang lugar. At kung ito po, bakit kukonti yung laman? Yan po kasi, isang dangka lang po yan. 4 inches, 5 inches, ganun lang po ang kapal niya. Kasi yun po yung pwedeng makain ng bulate na hindi masyadong mabigat. Pagka po yan ay naubos, makikita po natin kung papasukin natin ang vermicomposting, hanggang sa ilalim at ibabaw ay vermicast na. Sa ganun pong sistema o ganoong estado ng ating vermi, kailangan na po natin uli maglagay ng panibago na decomposed manure para ipakain doon sa ANC. Sir, baka gusto natin bigyan muna sila ng konting history kung paano po ba nagsimula ang Axis Dairy Farm. Masarap. Kwentuhan niyo po muna kami. Apo. Paano po ba kayo nagsimula? Yes po. Sinasagot yung katanungan na yan. Bagamat madalas maitanong sa akin. Okay po. Sige ito po. Ito ay magsisilbing inspirasyon sa kapwa ko. O nga pala, dagdag sa pagpapakilala, dati po akong overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Alam din po natin na dito sa Pilipinas,
hindi ganoon kadali makaipon kung hindi tayo suswertehin. Opo, ano po yung dati niyo pong trabaho, sir, nung kayo po ay nag-abroad? Ako po ay sabihin nating utusan sa isang pabrika ng tela. Kasi ang tanong sa akin ng nung nag-apply ako, ano ba ang alam mong trabaho? Ang alam ko po ako, magsaka, ay wala tayong bukid dito. saan kaya kita mailagay? Siguro masasabing isang swerte rin, baka nakaguhit sa palad ko. Nagpunta sa electrical section under engineering department. Di ba kailangan nyo ng helper electrician? Yes, sir. Tanungin, tingnan nyo nga ito kung pupwede na to. Ito ba ikang outlet na ito, kaya mo palitan? Malikot ang kamay ko nung ako'y bata. Kaya po. Yung bang ilaw, pagkapunti, kaya mong palitan. Kaya ko po yan. Hindi ka ba natatakot umakatsyagdan? Sanay po ako umakit sa puro. Sige, helper electrician to. Nung ako ay helper electrician, para pang nakakaramdam ako ng pangingimbulo, mas malaki sweldo nung electrician eh. Nakaupo lang si doon. Uutusan lang ako. Ako yung maghapon na gawa ng gawa kung ano inutos niya. Nag-aral ako. Nag-self-supporting student ako noon. Na nung panahon na yun, hindi ganito ka-traffic. Nagawa ko na matapos yung pag-aaral. Dahil talagang diretso lang ang takbo ng sasakyan. Yun, nung ako'y makagraduate. Hindi pa man ako graduate, na-promote na ako as an electrician. Even I'm not finished and I'm not a licensed electrician. Naging electrician na ako dahil regular na ako sa kumpanya. May nakadagdag na swerte dumating. Yung boss ko, nag-a-apply na sa abroad dahil ang kanyang anak ay magkukulehyo, hindi raw sapat yung tatlo anak niya, hindi raw sapat yung kanyang kinikita. Natanggap siya sa Saudi. Nung nandoon na siya, hindi pa uso tawag nun eh. Sulat. 1 week bago dumating ang sulat sa akin. Pumunta ka sa agency, mag-fill up ka ng application doon at i-direct hire ka namin. Mm-hmm. Kayo po ay napasok po sa answer. Napasok ako sa Saudi Arabia. Sa Saudi. At ilang taon po kayo, sir, na nagtrabaho po doon? Nakalimang taon ako. Limang taon. Yung limang taon na yun, sumapat naman na sa pangarap ng mag-asawa na puhunanin. Noong pupunta na tayo sa farming, nakaipon, may nagbenta ng lupa. Uso noon yung pagtatanim ng mangga. Lumipas ang panahon, yung mangga malalaki na, hindi na pwedeng magtanim ng palay. Ang naisip namin, tam na ng gulay. Kasi pwede sa gulay, maliit na space, kung ano lang, hindi katulad ng palay, ipiprepare mo yung buong kabukiran na hindi naman pag-aanihan dahil nalililima ng mangga. Gulay ang tinanim namin. At dumating din yung panahon na gulay man, hindi na pwedeng itanim. Dahil halos malapit na magdikit yung mga mangga. Paano to? Ipinapag-grass cutter ko yung kabuuan ng lupain na may tanim na mangga. Gumagastos ako 2 beses sa isang taon magpag-grass cutter. Noon pumasok sa isip ko, at saka isa pa nga pala, idagdag ko. Yung Agri 7, programa noon, alas 6 ng umaga, Bertawa Marcelo, kaya hindi ko makalimutan yung tao na yun. Yun ang nagbukas ng isip ko. Kapilito ko po siya. napanood ko, alam nyo ba na hindi ko alam yung palang nagsasalita na yun? Executive Director ng Philippine Carabao Center, si Dr. Libertado Cruz. Okay, opo. Yung sigasig na yung pagkakalabaw, hinanap ko si Dr. Libertado. Ano pong taon niyan, sir? Nako, parang may picture ako nung unang-unang punta ko ng PCC, 1989. Mm-hmm. Parang ganun. Nasa picture kasi ang camera noon may date eh, no? Opo, opo. Parang ganun taon. Ang tumulong sa akin na napakaganda rin pagtanggap ng isang panauhin ng PCC
Pagpunta ko sa PCC at CLSU, ang nag-assist sa akin doon, di ba, may mga kalabaw naman sa opo. PCC at sa CLSU, si Dr. Mamuan. The late Dr. Mamuan. Oo. Pagdating ko sa bandang dulo ng kalabawan ng CLSU, nakita ko yung building mahaba. Ano po yun? Yun daw yung gene pool. Paano ko pong mararating yun? Tinuro sa akin ni Dr. Mamuan. Papunta rito. Ang nakaharap ko naman doon, si Dr. Dan Aquino. Kaya yung mga dating director na yan, noong pang bata-bata pa, mga at, nakikilala. Ano po yung taon na nagsimula na po kayong mag-alaga ng gatasang kalabaw? Ang siguradong-sigurado ako sa petsa na Marso 2015, nag-full-time na ako sa pagkakalabaw. Yung maliit na negosyo namin, pinabahala ako na kay Mrs. at doon sa anak ko. Ako'y nandito na sa pagkakalabaw. Nagpagawa na ng pabahay ng kalabaw. Mm-hmm. Inipon ko ng lahat yung mga kalabaw na kung saan-saan nakapaalaga na noon ngang mayari yung... bago ko na umpisahan yung paggawa ng pabahay ng kalabaw, nagbalik ako sa PCC. Dala ko metro, sukat din, sukat doon, picture din, picture doon para kahit papaano mahawig ano, doon sa kinukopyahan. At kaya ako'y nabuhos na yung isip ko doon sa pagkakalabaw. Alam niyo ba, sa mga nakikinig sa ngayon, sa oras na to at nanonood, yung binili kong kalabaw kay Chairman Ramos ng Nueva Ecija Federation of si Kahaini. Ayun. Na ang nagturo naman sa akin at tinawagan si Dr. Mamuad, Dr. Aquino. Pinuntahan ko. Doon ako unang nakabili ng dumalaga na Bulgarian buffalo. So nagsimula po kayo sa gaano kadami pong kalabaw? Nung una, mga mistisa ang nabibili sa San Miguel. Hindi ako lumalayo nun, paikot-ikot lang San Miguel. Nakabili ako ng dalawa. Alam niyo bang yung bili lang ng kalabaw nung panahon na yun, kaya medyo matagal-tagal na yun. 25,000 ang isang inahin. Walang ano ah, hindi kasama anak. 25,000. Nung mapunta ako ka sa Nifed ko, 35,000 dumalaga. Isang taon at kalahati. Dito nagunti-unti para bang ano ba, nag-level up, na-upgrade yung breed ng kalabaw kasi nakita ko yung pinagkaiba yan. Yung mestiza, although may mga mestiza na magatas din, pero ang aming sasabihin, yung common na kumbaga hindi natin nasuri ano ba pinagmulan, kaya naman tinawag na mestiza, medyo umitim yung balat, medyo bumaloktot yung sungay, mestizang bupalo tawag. Ang gatas nun, uso pa kasi nun takal eh. Ano? Pero para maunawaan ng mga viewer natin, sa litrohan, nakukuha ng gatas yan, 3 litro. Noong magkaroon ako ng Bulgarian, basal, ibig sabihin, dumalaga, unang anak, 5, 6 liters, 7 liters. Okay. Ako, ito ang maganda. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na kung meron din lang puhunan sa mga sumusubaybay dito, ang sigurado kayo, kung hindi rin lang ninyo talagang kilala yung bibilhan ninyo ng kalabaw at ang sasabihin sa inyo ay nakaka-8 litro to. Pwede naman nagsasabi ng totoo yan. Pero pwede rin namang hindi. 10 liters nga. Magkano presyo? Huwag natin pag-usapan ngayon. Depende rin sa taong nagbebenta. At depende rin naman doon sa pera mo kung gano'ng katapang bumili. Okay. O, ganun po. Sige, sir. So, sa ngayon po, sa kasalukuyan, ilan po ang inyong alagang kalabaw at yung ginagatasan po natin? Sa ngayon po, ang gatas namin na napoproduce ay medyo mababa na, nag-dry. 32, 36, mga ganun lang po. Pero yung before this nangyari itong mga oras na to, umabot na po kami ng 55, 61 liters. Sa gaano kadaming kalabaw, sir, ngayon ang inyong...
sa amin inaalagaan po. Ganito rin po ano sa mga nakasubaybay dito. Ang average po ng isang kalabaw, average ibig sabihin mga 300 days na ginatasan, 10 buwan po 'yan. Kapag po tayo po ay naka-average ng 6 liters, average, napakaganda na po na ibinibigay niya. Ang 6 liters average po for 10 months, yan po yung kalabaw na nakukuha na ng 5 liters up to 10 liters, 8 liters, ganyan. Kasi po, ano yan eh, parang pyramid kung tawagin yan eh. Mahina. Medyo mahina, depende sa edad ng bulo. Tapos, magpipik po yan. At kapag lumampas na ng mga 6 na buwan, papunta ng 7 buwan, unti-unting bumababa yan hanggang sa makarating ng 10 months. Para rin po sa kaalaman ninyo, ganito po ang pagkuha. Sa importante yung proper na recording, ano po, inililista natin sa araw-araw ang gatas ni Juana, gatas ni ano man pangalan ng ibinibigay ninyo, kung walang irtag ang kalabaw ninyo, may papangalanan ninyo yan. Ngayon, 6, kahapon, 4, nung isang araw, 3 lang, tapos, eto na naman, 8 litro, ganyan. Lista so, po natin lahat yan, i-total natin. Pinakamahalaga po ay ang proper recording. Opo. Okay. Para ang totoo po, pag ang kalabaw natin ay more than 30 or even yung 20, nanganak yung 10, hindi mo na matandaan. Opo. Basta ang natatandaan ng farmer, ano, ito common sa mga farmer. Opo. Okay. Ang alam lang niya na yung kalabaw niya na to ay nakaka-8 litro. Mm-hmm. Pero kung itatanong mo natin, nakailang litro ba yan bago nag-awat? Mm-hmm. Hindi masasagot. Opo. So siguro sir, mainam po na malaman lang ating din mga viewers kung paano ba natin mapapaglakas din ang collection natin ng gatas sa tamang pagkapakain. Yun nga po yung ating po na-discuss kanina. Opo. So siguro po i-share po natin sa kanila yung ating pong best practice po sa pagpapakain po ng ating gatasang kalabaw para po mas lalong marami po tayong makolektang gata sa ating po mga inaalagaan. So sir, nabanggit niyo po kanina, ang inyo pong mga uri ng pakain ay nagpapakain po tayo ng pakchong, BT corn, yellow corn, sorghum, paragrass, rice straw, at sapal po ng taho. Ayan. Sir, kung kayo po ay nag-aalaga po ng gatasang kalabaw, ano po ba yung pinakamainam po sa mga nabanggit nyo na dapat po nilang ipakain? Ayan. Yung pinakamainam po na dapat po nilang i-maintain. Sa akin po na nagdaan na halos dun sa lahat ng mga uri na ito, siyempre po, ang titingnan natin, nakaka-10 litro nga yung kalabaw mo, eh yun naman 5 litro eh, na ibili mo lang ng pagkain niya, edi ang kinita mo doon ay 5 litro lang. Mm-hmm. Ang aralin po natin at ito'y matututunan natin sa pamamagitan ng karanasan, yung ating personal na pangangalaga, kahit na naka-8 litro ka lang, pero 1 litro lang naman yung halaga ng iyong nagastos na pakain, much better. 7 liters yung naging pakinabang. Ano po ang mga bagay na yon? Ito pong pakchong, ito po kung tawagin na natutunan ko sa PCC, ito yung kanin, no? Kasi yung kalabaw, hindi naman pwedeng pakainin mo ng puro ulam. Kailangan may kanin para maging balanse. Ito po nga yung high yielding variety. Ang 60 days po ng napier ay batang-bata pa po yan, malambot po ipakain. Pero kung meron nga po tayong chopper, depende po sa uri ng chopper natin gagamitin o mabibili, yung pong 70 days para po sa akin, kainaman pa lang yung 70 days. Kasi yung medyo, hindi naman matigas yun eh. Pero siyempre, mas matigas kaysa rin sa bandang mura. Okay. Nadudurog ng napuputol ng pino ng napier. Ay, ng chopper. Okay. So, sir, siguro mag-entertain tayo ng questions from our live viewers.
So, eto po, nakaipon na po tayo ng mga katanungan. Welcome po sa ating po mga online viewers from FB Live at sa ating po mga nasa Zoom account. Ayan. So, ito po, meron po tayong katanungan mula po kay Sir David Santos. Ito po ay tungkol po sa ating vermicomposting. Sa pagbe-vermi po ba, ano daw po ang dapat nating i-consider? Ang tanong po na ito ay galing kay Sir David Santos. Kung ang gusto niyo pong malaman na dapat i-consider, ay yung uri ng ating decomposed, yung materials na gagamitin natin, pangunahin po, may advice ko sa inyo, yun po kasing vermicast na kinain ng African nightcrawler, tamang pare-pareho lamang na organic fertilizer kung ating tawagin, pero ang vermi na idinumi ng bulate, mataas po ang presyo sa market. Mm-hmm. Yun po ang ating hahabulin. Sir, halimbawa po, ako po ay magbe-venture sa vermicomposting. Wala pa akong ganong knowledge. Ano-ano ba yung mga dapat nating na i-prepare para po sa pagsisimula po ng vermicomposting? Bukod po sa dumi ng kalabaw, ano po yung mga pangangailangan po? Maipapayo ko po sa lahat na, lalahatin ko na nagsisimula. Pag sinabi nagsisimula, noon pa lang sa papasok, ano? Huwag muna kayong mag-i-invest ng malaking kapital. Kasi po, talagang marami akong kilala. OFW, may ipon na million pag nakadinig ng ganito, mm-hmm, o kung ano pa man, papasukin agad. Mm-hmm. Magsimula po tayo sa paunti-unti. At yung ating ipinakain doon sa bulate, ipinapayo ko na po sa inyo, yung hindi naman po mahal eh, parang nabibigla lang yung iba na 600 per kilo daw ng ANC. Ito naman po ay every month nagta-times 2. Yung binili mong 10 kilo, mm-hmm, sa isang buwan, 20 kilos. And then so, ilan po dapat, sir, ang halimbawa magsisimula? Yung 10 kilo po. 10 kilo, pwede na po tayo mag-start. At madali namang bumili uli, lalo kung may contact na tayo. Mm-hmm. Uy, maganda kita. Bili pa uli ako ng 10 kilo. So, halimbawa naman, sir, sa dumi ng kalabaw, gaano kadaming dumi ng kalabaw para sa ilang kilo po ng African nightcrawlers? Ito po ay ang totoo na pag-aralan namin iyan, pero ang maipapayo ko, dahil karamihan sa ating mga nakikinig, ay nagsisimula talaga at medyo komplikado kapag gagamitan pa natin ito ng tinitimbang yung ipapakain, titimbangin yung bulate. Mm-hmm. Alam niyo bang yung bulate, para matimbang mo yan ay kailangan kolektahin. Mm-hmm. O, isang trabaho yan. Ako ang ipapayo ko sa inyo. Hindi masama yung sumobre ipapakain, pero ang ipapayo ko, huwag niyong kakapalan. Mm-hmm. Kasi hindi niya ipaibabaw yung dumi. Kasi po yan eh, yung ANC, yung bulate na yan, kakain po yan doon sa loob nung ating nakasalansa na decompose na manure, o kung hindi man manure eh, anumang ating na decompose na pagkain ng bulate, idudumi po niya sa ibabaw yon. Mm-hmm. Yung ilalim po nun, nananatiling yung hindi pa nila nakakain, hanggang sa parang mababaligtad na, hanggang sa ibabaw at ilalim, panay ng vermicast. Bago pa mangyari na yun ay maubos, kapag manipis na lang ang natitira na pagkain ng bulate, magdagdag na tayo. Ito nga po pala, no? Dati po sa simula, nakabunton, ilalagay yung bulate. Bahala na kung kailan niya maubos. Ito pong ganitong sistema na lumang, dati kong sistema, pag may nag-order, hindi ako makakolekta kasi halo-halo sila. Kaya nga, itong sa ngayon, ito po ay utang na loob ko rin sa PCC na nagturo sa amin o sa akin. Manipis muna. Makakamay naman ito na meron pa ba silang kakainin. Ito pong itinuturo ng PCC, napakaganda po noon. At talagang tayo, papunta doon.
Pero sa nagsisimula, eh, yung simple lang po muna. Kamay lang po ang gamitin natin na pagsusuri. Kung may, may pagkain pa ba yung bulate, kailangan na bang dagdagan. Ganun po. Okay. So, meron din po tayong katanungan. Mula naman po ito sa ating po Zoom viewer. Ito po. Hello sir, good morning. Na-discuss nyo naman po lahat from pakain sa, hanggang sa paggagatas. Ang tanong ko po ay, halimbawa, ano po ang madalas na maging sakit naman ng isang kalabaw? Ah, based po sa inyong experience. Doon po muna tayo sa sakit na hindi naman masasabing madalas, pero talagang dumarating. At pag ito ay dumating, common po ito. At ma-i-share ko rin sa inyo kung saan nagmumula ito. Ano? Yung pong pinag-uusapan natin ngayon ay gatas. Yung pong sa Tagalog ay nagkukulta yung gatas. Mastitis po naman ang tawag sa ganitong sakit ng kalabaw. Ito po ay common din o pangkaraniwang nagmumula, nakukuha sa bakterya. Na yung bakterya ay nandun doon kadalasan at naranasan ko. Doon sa higaan niya, yung pinagkukulungan, yung pinagtatalian ng kalabaw, nandun doon yung dumi niya kahapon, yung dumi niya uli ngayon, mahihiga siya, dede yung anak o yung kinuhana natin ng gatas, naka-open yung kanyang tits. Yung suso niya, nakabukas pa yon dahil kinuhana natin ng gatas. Tapos pag nahiga siya, nakasawsaw yung kanyang dede rin sa ihi, sa dumi, papasok ang bakterya. Iwasan po natin yun. Yun po yung pangkaraniwan. At ang sumusunod po, pangkaraniwan pero ibig sabihin eh, hindi palagi. Ano? Pero pag dumating ito, talagang problema ito, masakit sa ulo. Aabutan ka ng masisira na yung dede ng kalabaw. Ito po yung tinatawag natin na mastitis. Opo, mastitis. Isa, dalawa, makikita niyo yung kalabaw, ay sira na yung kaasuso niya. Subukan mo ibentahin. Alam, bibilin yan. Sa katay mapupunta yan. Okay. Yung sipon. Nagkakasipon po. Ito ay hindi naman masasabing papintasan, pero ito ay isa sa kahinaan ng mga imported na kalabaw kumpara natin sa native. Ang native natin, hindi nga natin iginawa ng bahay yan eh. Ulanin, arawin, doon sa kanilang sugahan. Pero ito pong mga kalabaw na ito na imported, madali po itong masipon. Sa sipon naman po, hindi pa yata na itanong, pero hasabihin ko na yung ginagawa namin, hindi muna kami agad nagbibigay ng antibiotic. Spray-spray lang ng vinegar, suka lang. Importante, ganito yan eh, ginagamit namin. Alam niyo yung pang-spray ng buhok na nilalagyan ng tubig? Merong maliit ito, merong malaki. Nung una, ang gawa namin para hindi masaktan yung ilong ng kalabaw, pinasasabog namin yung ano eh, yung suka na nakaloob. Pag in-spray mo ganun, mist ano? Opo, mist. Pero ang masasabi ko sa inyo, maisi-share ko, isolid natin na isa lang yung ano, yung lalabas para siyang matulis na ganun. Pag naipasok natin dun sa ilong nung kalabaw, sa butas, eh, yung tao ko nga, yung sabihin, yung katuwang ko sa pag-aalaga ng kalabaw, hindi, natuwa ako sa kanya at hindi naman pala marunong magalit eh. Natawa pa eh. Eh, sino ba naman yung i-sprayan mo sa butas ng ilong eh, suka pa kung hindi ka mag-hatching. Eh, yung sipo nung kalabaw eh. Kaya natawa yung aking pinagkakatiwalaan doon sa kalabaw. Kaya sa natuwa na ilabas nung kalabaw yung sipon. Dahil bumuga na ganon. Tumama sa mukha niya, sa damit niya. Hindi siya nagalit. Kasi natuwa siya at nakakahinga na yung kalabaw. So after na tip po natin yan, instead na gumamit po tayo ng antibiotic, opo, muna ay yun po muna paggamit po ng suka. Tama, opo, po ba? Ipinupunas pa yan, alam nyo ba, yung ating mga magsasaka na sinauna, may mga sistema sila. Kuya, mas maganda ipunas pa natin sa mukha. O sige, sabi ko, makakabuti yan. So, paano yun, sir? Paano yung recommended nyo na dami, halimbawa, kung ito po ay ihalo po natin sa tubig? Tama po ba? Hinahaluan po natin? Hindi po. Purong suka po. Purong suka po. At
hindi naman pagpo-promote, 'di ba? Ang matapang na suka, yung medyo mahal, yung branded. Mm-hmm. Huwag na yung 3-4 5 piso bilhin. Mm-hmm. Matabang 'yun eh. Mm-hmm. Mas maasim, mas mabilis, umepekto. Oh, ayan, nakakuha po tayo ng tips mula kay Ka Alejandro. Ngayon ko lang po narinig na suka ang ginagamit pang treat po sa sipon. Opo. Pero dagdagan ko po sandali. Yes, anong, huwag naman umasa na puro suka na lang. Eh, malala ano na pala yung sakit yun ng malabaw. Ano, tawag iwasan po tayo ng bed. So, parang first aid po natin. Opo. Ito. Ayan. So, sa mga medyo malayo sa ating po mga veterinarians at nais po natin na i-treat muna pansamantala, ay pwede first po tayong gumamit ng suka. At mabalikan ko lang po yung nabanggit po ni Ka Alejandro para maiwasan po ang pagkakaroon ng mastitis, panatilihin po natin na malinis ang kapaligiran, lalo na po yung ating kulungan ng kalabaw. Opo. Ayan. At saka, syempre, pinakamainam po doon ay lagi po nating lilinisan din ang dede po ng ating mga kalabaw. Tama bago po. At pagkatapos po natin silang gatasan. Okay, so meron po rin tayong katanungan naman, sir, mula po kay Sir David Santos. Ano daw po ba ang dapat gawin sa bagong panganak na kalabaw kung mahina po ang magbigay ng gatas? At nanghina naman po yung bulo, hanggang 15 days lang po ay namatay na. So, sir, medyo ang experience ni Sir David sa kanyang bagong panganak na kalabaw? Ano po ang mai-recommend nyo po sa kanya kapag sa ganong sitwasyon? Pinagdaanan ko rin po yan. Mm-hmm. Kasi nasanay din ako sa katulad niya siguro. Nanganak yung kalabaw, wala naman sakit. Masigla naman yung bulo. Mm-hmm. Ilang oras lang, tumatayo na. So, normal kung tawagin. Idagdag pa natin na ako'y tinitimbang ko yan. Pagka 30, 35 kilos and more, tuwan-tuwa ako, malusog yung bulo. Pero hindi po ulit ipinanganak na masigla ay hindi na magkakasakit. Pwede pong sa pagbabago ng klima, yung bulo nagkasipon. Common po sa bulong bagong panganak. Ang unang-unang dumada po na sakit dyan, sipon. Kasi ba naman eh, sabi nga din ng mga farmer, madalas eh, yung ba naman na nabuo at lumaki doon sa loob ng katawan ng ina, inilabas ngayon, in-expose mo na sa lahat ng kapaligiran, maninibago yan. Parang tayo lang din yan. Sanay ka sa aircon, napunta ka sa init, napawisan ka, mamaya may sipon ka, baka mamaya ang gabi may ubo ka pa. So ano po yung pwede niyo pong i-recommend sa kanila sa mga ganun po na bagong panganak? Ano po yung mayroon dapat po munang, ngayon po ay yun ang ginagawa namin. Hindi muna namin isinusuga yung bagong panganak. Mm-hmm. Siguro, hindi naman bawal isuga, pero tingnan niyo yung klima. Mm-hmm. Yung hayan, umaambo na. Aba, eh, kung hayaan umaambunan, isilong na. Kung ang panahon ay tagulan, walang katiyakan tayo kung aambon, kung uulan, huwag na muna nating inilalabas hanggang hindi lumalakas. At ito pa pala, idagdag ko, no? Sa unang tatlong araw, saksakan po natin ng iron. Sabihin ko yung ginamit ko ngayon, iron dextran, hindi lang naman yung brand na yun, marami pa namang iba, basta iron po yan, 3 days. And then, follow up yung booster, pagdating ng 5 days, o kahit hindi naman masama na nakakalimot, ako nakalimot nga eh. 8 days na eh. Ibinigay ko pa rin yung booster. Ngayon po itatanong natin sa mga eksperto, mga gumraduate ng veterinary, makakasagot sila ng tama para dyan. Pero sa naging karanasan ko, hindi naman nakakasama o hindi naman nawalan ng visa yung na-delay ka ng 1-2 araw, ibigay mo pa rin yung iron. Doon sa bulo. At ito pong ina, yun pong flashing medyo technical, pag-aralin muna nila bago nila gagawin, medyo maselan ang flashing. Yun, pero yung pagbibigay ng antibiotic sa nanganak, lalo kung unang panganganak, ito ay nangyayari din sa akin,
napupunitan, lalo kung malaki. At tiyak nga na malaki yung bulo, mapupunitan yan. Eh, di nagkaroon ng sugat, bigyan natin ng antibiotic. Agad-agad. At mas mainam po siguro, sir, na humingi po tayo talaga ng payo. Agad po, kapag meron na tayo nakitang problema po sa ating mga kalabaw, dumulog na po tayo ng tulong sa ating po mga veterinarians para po mas maiwasan. Maging malapit tayo sa municipal veterinary, hindi man direktang sa lawak ng kanyang siniservisyuhan, ay makasama o masundo mo agad. Eh, yung bang maturuan ka kung ano yung dapat mong gawin, malaking bagay. Ngayon, halimbawa, sa tingin natin, grabe na yung yung karamdaman ng kalabaw. Una, pangalawa, nagkakaroon tayo ng karanasan, hindi na natin iintayin. Kung tawagin eh, downer, pagka po ang kalabaw, hindi na makabangon. Nako, eh, 5% na lang. Sa karanasan ko, ang nakaka-recover dyan. Hindi na makabangon, hindi na nga makakain, hindi na makainom. Ano pa ang intayin mong paglakas dyan? Di lalong papahina ng papahina yan. Tama po kayo dyan. So, at the onset pa lang, pag nakita na natin na medyo nangihina na po ang ating kalabaw. Yun, yung bang pag pinababangon mo siya para painumin eh, kailangan mo pang paluin, masamang sinyalis na yan. So, dapat na talaga tayong tumawag ng hihina po ng na yan. Veterinary sa ganong pong situation. Ayan. So, tayo naman po ay dumako, sir, sa pagpapakain. Meron po tayong katanungan from Jonas Medillo. Ayan. Sir, ako po ay from Cebu. Yung po bang pagbuburo ng mais ay pwede rin po sa kahit anong uri ng mais? At pwede din po ba na wala ng bunga yung mais? Yun na lang daw pong puno. Ayan. So, tama paano naman po ba, sir, yung, sa pagbuburo yun? Yung pagbuburo po, konting dagdag na kaalaman, yung pagbuburo ng mais na bitikorn kasama yung bunga, kung tawagin natin ay kanin at ulam, syempre mas may tinataglay na sustansya, protina. Ngayon, yun namang bagaso, wala na yung bunga, di pwede natin siya ikumpara sa damo. Ang maganda naman dito sa mais, madaling kolektahin. Hindi katulad ng ordinaryong damo na kahirap gapasin. Ngayon, ang pagbuburo nito, hindi ito yung topic natin, medyo komplikado, pero simple lang po ang pagbuburo o pagsasilage. Ako po ay sa ngayon, may Facebook naman po, pwede kayong magtanong. Accredited na rin po ang access ng Agriculture Training Institute para maging para isang learning site for agriculture. Kaya ginagawa po namin to, isa sa pinirmahan ko itong MOA eh, bukod sa paggagatas, itong pagbuburo. Sige po, ano pang... Ayan, sir. Dahil nandito na lang din po tayo sa pagbuburo, sir, ito naman po ang tanong mula po kay Melmar de la Cruz. Sabi po niya, ano daw po ang advantage at disadvantage po ng pagkapakain ng corn silage sa ating pong mga gatasang kalabaw? Ayan. Meron po ba tayo, sir, na disadvantage na experience? Pwedeng sabihin kong... At advantage po, yes po. Maraming bintahe ito, yung pagbuburo. Pangunahin, bintahe. Mamaya na yung taglay na sustansya nito. Ang unang-unang bentahe ng pagbuburo, itinanim mo o nahingi mo lang, o sabihin natin, ikaw ang nagtanim, no? Isang ektarya, tinanim ng mais. Kung ito ay kukuhanin yung bagaso dahil na-harvest ninyo yung kalabaw, kaya mo bang ubusin ito ng 5 araw lang? Gugulang ito sa silage. Ito yung solusyon. Isang ektarya, 2 ektarya, 10 ektarya man, siyempre lumalawak ang ating kapasidad para magawa natin kung marami yung ating haharbisin. Pero ito lang ang tanging paraan para yung haharbisin mong mais, napier at kung ano pa, isilage mo para mai-stock. Ayon sa mga eksperto, hindi ako yung eksperto, no?
tatagal ito basta na nasa wastong paraan o tamang paraan ng pagsasilage o pagbuburo. Kayang tumagal nito kahit isang taon o baka humigit pa. Eh, kung hindi mo ito buburuhin, sa tatlong araw, madilaw na ito eh. Masisira na. Limang araw, hindi, bulok na yan. Yun, ang unang-unang advantage pagka tayo nagsasilage. Ngayon, ang pangalawa at napakaganda din, kilala halos lahat ng tao yung tinatawag na ano nga, ano tawag? Pero ano to? Isang halimbawa rito eh, ba't ba mabili? Yung Yakult. Alam natin lahat yan kung ano ang buting idinudulot niyan. Sabi nila, pangpatibay daw ng sikmura. Itong pagbuburo, ganun din. Meron siyang tinataglay na good bacteria kapag binuro natin. Kung ano man meron yung maes noong ito ay itinanim hanggang sa inani, kapag binuro natin ito, hindi ko gagarantsahan sa inyo, no? Dahil hindi naman natin dapat gawin. Di ba yung maes eh, baka inispray ng lason. Ipakain mo nga sa kalabaw mutong kaya ispray ng lason. Ano kaya mangyayari? Hindi naman natin ina-advise na sige kahit may lason. Pwede. Pero dun sa paraan na binuro, hindi kaya yun eh nakalipas. Hindi naman lason talagang ibinuhos yung lason. Yung inisprayan lang yung maes. Kasi ito naman eh talagang nakakain ng tao. Aminin natin na yung nakakain nating gulay, maes at palay, ini-spray naman talaga ng lason eh. Eh pero kung ito ay buburuhin, hindi kaya malaking posibilidad na yung, di ba, ang lason, interval, sabi nila, 14 days interval. Hindi kaya ang ibig sabihin eh, kung hindi man tuluyang nawala, lumipas yung tapang ng lason. O edi ito ay pangalawang kapakinabangan natin. Sa halip na ipinakain mo ganun, binuro mo muna. At ang napaka-importante talaga nito, yung pagtataglay ng binuro ng good bacteria. Malaking tulong yan sa ating mga alagang hayop. Okay. Meron ba sir tayong disadvantage naman kung base po sa inyong experience o wala naman po kayong naging karanasan po sa ganun? Disadvantage po, ng binuro. Ay, wala po. Wala naman. Wala po. Talagang puro mabuti ang idinudulot ng silage. How about naman, sir, sa kung ito naman po ay gagamitin po nating another source of income, meron po ba itong dagdag na kita kung kayo po ay magbuburo, maganda, sir? Maganda yan. Negosyo yan. Okay. Kaya ako ay malaking tulong yung ginawa ng ATI sa akin. Salamat sa ATI. Nakilala ako at nagtatanong sa akin kung available na yung binurong maes. Dahil ito ay napakagandang halimbawa lang, ano, hindi naman sa dinidiscourage natin silang bumili ng feeds. Magkano feeds? 25, 30, baka mahigit pa yung iba per kilo. Magkano lang yung binurong maes? Aywan ko kung pwede pa sa 4 na piso, pero common na presyo niyan, 5 piso, 1 kilo ng binurong maes. Eh, kumpleto yan. Pag ipinakain sa kalabaw, kaya mabili. At mayroon tayo rito sa Pilipinas, sa Nueva Ecija, at sa ibang parte ng Luzon, negosyo na nila yung ano, magpatanim ng ektaryang maes, buburuhin lahat, kulang pa isupply sa mga malalaking bakahan. Ganon din sa kalabaw. Kaya ang PCC nga ay nagbuburo din para sa kalabaw na natin dito sa PCC. Tama. O, ayan sir ha. Sa ating pong mga online viewers, kung mas gusto niyo pa po na mas makakuha ng tips kung paano po ang pagbuburo po ng ating pong maes, pwede nyo pong kontakin si Ka Alejandro po. Tukol po sa bagay po na yan. Ayan, sir. Meron pa ulit tayong katanungan. Wala naman po ito kay Sir Roderick Rosales. Sabi po niya,
Kung kayo po ba ay nagturo po ng gamot sa ating pong gatasang kalabaw, halimbawa para po mag-treat ng garapata, makaka-apekto po ba ito, sir, kung siya po ay ginagatasan natin? Halimbawa lang po, kung tayo po ay mag-treat po ng pagkakaroon ng garapata po ng ating gatasang kalabaw, nagturok po tayo ng gamot, meron po bang epekto po yun? Meron base pong po sa inyong karanasan. Epekto sa siyensya. Yung ang totoo nga po ay yung natuturukan natin ay may nakasulat dun kung kailan pwedeng magamit o makain yung karne ng hayop na ating tinurukan. Pero hindi naman natin siya kakatayin, ano? Kaya lang natin ivermectin ang tinutukoy po siguro ninyo na para sa mga skin parasite. Ito po ay ginagawa namin 3 times a year. Okay. Ang pagtuturok ng ivermectin. May gumagamit po tayo ng oral dewormer. Pero ang sinasabi ko nga, sa skin parasite, ivermectin talaga ang gagamitin natin dyan. Eh, kung sa ginagatasan, ibigay na natin 1 month, 15 days, bago manganak. Ibigay na natin yun, yung ivermectin. Ngayon, iba naman itong ang pag-uusapan natin ay mga bulate, no? Ang pinag-uusapan lang natin naman ay yung sa tinuturok. Yung sa bulate naman eh, oral yan. Yung opo, pinapainom naman. Pinapainom yan. Alam na rin naman nila yan. Okay. Sir, ito naman po ay mula kay John Yalong. Ilan daw po bang araw ang ideal na gulang ng mais bago po ito ma-harvest para po gawing silage? Yun, ang sa akin po kasi, meron po tayong mababasa. Nakasulat doon 70 to 80 days. Sa karanasan ko, no, hindi eksakto na mapagbabasihan natin yung bilang nung araw simula sa pagkatanim. Bakit? Siguro sa mga malalaking farm na ginagamitan ng modernong pamamaraan, sabihin natin ganito, no? Sa loob na isang araw, ginamita ng makinarya, 2 hektarya, 3 hektarya, tapos lahat. Naikalat yung buto ng isang araw. Sa pagpapatubig, marami rin silang ginagamit. Sa isang araw, sabay-sabay na patubigan. Kaya ako sinabi ito, kapag itinanim ninyo ng, sabihin natin January 1, hindi ako nag-a-advise January 1 magtanim, ha? Halimbawa lang. Halimbawa lamang po. Itinanim ng January 1, tutubo yung mais ng 5 araw. Eh, paano tutubo yan kung hindi naman umulan? O kung nagpapatubig kayo 2 araw na hindi ka pa nakakatapos? Hindi sabay-sabay tutubo. Matutuhan natin sa individual na farmer, hindi yung bilang ng araw, kundi yung klase ng mais. Siguro naman, halimbawa, kahit na 1 hektarya yung luwang ng iyong tinamnan at hindi mo naman natapos ng minsanan lang, siyempre, hindi sabay-sabay ang pagtubo nito. Yung mais na sa isang luwang na ganito, pinipiga mo yung mais ay may laman na. Eh, ano ba naman yung isa? De, buksan mo na, balatan mo. Pindutin mo yung butil. Kapag ito ay malambot, pwedeng pagkumparahan nito gulayin hanggang sa lagain. Hindi na yung ihawin, ha? Magulang na yung ihawin. Okay. Gulayin yung bata at hanggang sa lagain. Yan ang pwedeng i-silage. Okay. Ayan, ha? So, iwasan po natin yung parte na ito po ay pang-ihaw na. So, dapat matigas na po yun. So, dapat po ay panglagain o pang gulayin. Ayan, yung medyo malambot pa po. Yung tamang-tama lamang po ang texture po ng ating butil ng mais. Ayan. So, sir, meron po nagko-congrats po sa inyo dito. Ito po, isa po sa mga nabanggit nyo na persona na tumulong po para po kayo ay magsimula. Ito po ay mula kay Sir, ay kay Doc Dan Aquino
Congratulations daw po for sharing your experiences and skills in dairy buffalo farming. Ayan. So, nanonood po sa atin ngayon si Doc Dan. At marami rin pong nanonood po sa inyo mula po sa Cebu. At meron din po mula rin po sa Camarines Norte, sir. Ayan, layo na po sir na narating natin. Meron po tayo from Butuan City, from Alameda, Cotabato, at mula po po sa ibang bansa, from Jeddah, may nagpapabati din po. Salamat po. Ito po muli, meron po tayong katanungan. Ang sabi po dito ay, siya po ay mula pa sa UK. Avid fan niyo daw po siya, sir. Si Sir John Salas. Ayan, ang tanong lang po niya is, ano daw po ba ang pamamaraan sa heat detection para po sa ating mga bulugan? Magbigay naman daw po kayo ng tips. Paano po ba yun, sir? Para po ma-detect po ng ating mga bulugan ang paglalandi po ng ating kalabaw. Kasi di ba alam naman natin, sir, na ang ating pong mga dumalaga o yung mga inahin na kalabaw ay bihirang magpakita po ng senyales po yun eh. Tama po ba? Yeah. Yun pong tanong niya ay nakuha ko, naintindihan ko. Lamang po, ang binanggit niya doon ay heat detection. Paano ba? Para sa bulugan ba o para ma-detect para ng bulugan? Para po ma-detect ng bulugan. Paano daw po ba, sir? Ganito po, sir. Yung bulugan po, mas mahusay pa sa atin niya. Siya po nga yung humahanap kung sino yung sa Tagalog po ay naglalandi. Heat sa English, ano. Kwentong, kaprasong kwento. Meron kaming isang kalabaw na 1 month na nakapanganap. Inilagay na namin dun sa chute, yung ipitan. Dahil ipabubulog namin kasi mayroong mucus discharge. May discharge siya, parang sipon yun na malinaw. Nilagay na namin doon. Kinuha namin yung bull. Oo nga pala. Salamat sa PCC, doon sa bull loan program. Naka-avail ako ng pure Bulgarian na bull. Itong bulugan na to, dadaanan niya yung umiinom doon sa area na painuman ko ng kalabaw. Meron pa doon, kasing ano doon eh, konkretong hinalob lang, painuman. Dadaan siya roon. Akalain ba ninyo? Tuwan-tuwa nga kami. Yung kanyang dapat ay bubulugin ang tawag sa Tagalog eh. Opo. Yung dapat ay sasampahin niya hando doon. Nag-aantay na sa kanya. Nasa private room na. Akalain niyo itong umiinom ang sinampahan. Eh hindi naman ito yung kaya inilabas sa siya niyang bubulugin. Mm-hmm. Na-detect niya. Naglalandi ito. Mm-hmm. Kaya sinampahan niya. Alang nakakaalam sa amin na yung umiinom na to naglalandi. Kung tawagin ito sa English ay silent heater. Walang senyales ng paglalandi. Pero yung isa mayroong sign. Kaya nilagay na sa ipitan. Ngayon, dadagdagan ko yung tanong mo, dadagdagan ko yung sagot. Tayong mga tao na nag-aalaga o yung may-ari, ito po yung tip ko sa inyo. Umaga, hapon, yung bulba, yung ari ng kalabaw na babae. Baka kayo ay matawa, ginagawa namin ito. Itinuro ko na sa caretaker ko ng kalabaw. Ingat lang kayo ha, baka masipa kayo. Yung bubuklatin nyo ba? Kahit na yung kabiyak lang niya, di ba dalawa yon? Kahit yung kabiyak lang, ma-open lang para makita nyo. At ngayon pa lang, kung meron kayong pagkakataon, tingnan ninyo yung kulay noong hindi naglalandi. Maputla siya. Basta yun, maputla. Yung naglalandi at yung standing heat, nagsisimula sa kulay pink yan hanggang sa mas matingkad na halos ay talagang parang red na. Pero hindi naman red, ano? Pero papunta na dun sa mapula. Yun, sinyalis na nag-heat yun. Eh, yun namang natutunan ko na itinuro ng PCC, yung dinudukot ko po ito eh. May salamat nga po pala, Dr. Duran.
siya nagturo sa akin ito eh. Yung heat detection. Pagpasok pre-natal doon sa puwit ng kalabaw. Tapos, halos sa bandang pulso lang yan, hanggang dito lang. Pag ibinaba natin yung kamay na may gloves, masasalat natin, o kung sino man niya, masasalat, medyo matigas. Kailangan, kung may malalakas ang loob nito, hindi naman ito maselan kasi hindi naman yung ipapasok yung kamay nyo eh. Hanggang dito lang sa may tapat ng relo na to. Wala kayong sinsing ha, tapos may suot kayong gloves. Ipasok nyo sa puwet. Pisil-pisilin yung ganon. Kailangan makapisil kayo ng ano, nung hindi naglalandi. Ang komparasyon ko dito ay, ang salat niya ay parang isang bituka ng baboy na walang laman. Bitukang empty, yun, wala siya. Basta parang ano lang talaga siya. Hindi naglalandi yun. Pag naglalandi na, matigas yun. Parang may laman yung example ko nga, eh, bituka. Parang may laman. Naglalandi yun. Hanggang sa karanasan na lang din ninyo, at kaya lang naman ninyo gagawin nyo, kasi nakita nyo, medyo mapula. Eh, tatawag kayo ng AI technician. Sa akin, kapag ka napatunayan ko yon na standing heat, ay makulit talaga ako dun sa ano, sa AI technician. Ngayon na, pumunta ka na dito, ngayon na. Boss, malayo ako, medyo malayo. Bilisan mo, baka lumipas, sabi ko. Kasi 100% ako, naglalandi na yung kalabaw ko. Eh kung yung paglalandi nun ay kahapon pa nagsimula, mamayang hapon lipas na. Naghahapon. Pero kung may bulugan tayo, o sige lang. Ayun yung bulugan eh. Di, pasampahan na natin. Ayun po. Sir, meron ba kayong na-observe based po sa karanasan ninyo na halimbawa po ay merong month na dadating na ito po ay napoproject nyo maglalandi? Meron po bang ganun, sir, na instances po? Ayun po sa mga nagpakadaluma sa dito, may month silang tinatawag eh. Pero ayun sa akin, kaya kung bakit nasabi ko bang pero yung mga month ng ano yan eh, kung na nagkakamali, July, August, September, October, yung mga buwan na yan eh. Pero hindi naman tayo magre-rely doon lang. Kasi eh bakit yung kalabaw ko naglandi yung isa ng Enero, may Pebrero, kaya nga doon sa aking breeding record ng bull. Buong taon, bawat buwan eh, merong naglandi. Oh, so halos every month po, naglalandi po sila. Ang sikreto, panatiliin natin yung kalusugan ng kalabaw. At naging karanasan ko rin kasi, alam niyo ba, malungkot na kwento ito. Yung siguro, baka yung dati kong nag-aalaga, at ako naman ay abala, madalas akong nasa mga ibang lugar, hindi na nasusuportahan ng pagkain. Nung makita ko, ang tawag namin dito, may tawag eh, yung BCS, Body Condition Scoring. Yes. 2.5 na lang. Kung hihingin nyo sa akin ang basihan, bakit ano ba yung BCS na ganito, pwede ko kayong sa messenger, magsesend ako sa inyo. Ano ba yung BCS 2.5, yung 3, yung 3.5, 4, 4.5. Kapag ang katawan ng kalabaw ay BCS 2.5, napakaswerte. Kapag ito ay naglandi at nabulog, ay magtuloy. Kaya ako naman sinasabing swerte, talagang ganun, may swerte yan. Eh kung minsan, yung BCS 3.5, 4, eh, pag sinampahan, eh, hindi naman nagtutuloy. Eh. Talagang meron ganun. Pero, maliit ang prosento. Kapag ang kalabaw natin ay payat, una, ayaw maglandi. Nasa kondisyon ng katawan niya eh. Mahina pa ang katawan. Maglandi man at nasampahan o na artificial, hindi nagtutuloy. Alam niyo ba? Kaya medyo malungkot ka. Sabi ko, isipin nyo, taong 2019, ang naka sa mga nabulog ng bulugan at nung minsan ay pagod na, tumawag na ako ng AI technician kasi yung bulugan ko ayaw sumampa ng
pagod siya. 18. Dituwa-tuwa ako. Sabi, pati yung mga tao ko eh. Kuya, ang mga anak natin, 18. Sabi ko, mayaman na tayo. Sa isang araw, meron lang tayong 5 litro bawat isa, yun 18. 90 liters yan. Sabi ko, ha? Sabi ko, magkano pera yan? Sabi ko, pakalain nyo ba naman kaya malungkot yan? Ang nagtuloy doon sa 18, 7. Pito lang. Ano po nangyari, sir? Dahil doon sa kondisyon ng pangangatawan. Oh, okay. Kahit habulin natin na mapataba siya, siya ay nabulog na o na similyahan, hindi nagtuloy. Pinatataba mo lang, hindi siya naghihit. Akala natin, buntis na siya. Kasi tumataba, uy, buntis na to, malaki natin yan. Tumataba lang pala kasi dinodouble natin yung pakain. Pero hindi pala siya buntis. Kaya nung ipa artificial insemination ko na, hindi ko tinatawag yung AA technician. Eh, pasensya na kayo, no? Marami. Marami yung dudukutin eh. Malaki babayaran ko. Talagang tumawag ako, pagka naman magagawin kayo ng Bulacan, please naman. Pregnancy diagnosis nung 18 kalabaw ko. Ang dumating, si AI technician, si Sir Efren Encarnacion. Salamat. Malain mo yun, 8 yung 7. Kaya pala may naging 8, meron pang isa na na hindi pa napidi kasi yung kulang pa ba yung bilang ng araw. Ang tawag ay under observation. Nakita ko, boss, ano itong UO? Under observation. Parang meron, pero hindi ako sigurado. Pagbalik ko na lang. Ayun, naging 8 yung buntis noon. Eh, may kalukutan pag gano'n. Okay, so... Yung kalabaw na nangyari sa akin, ha? Nakukunan ko ng 8 liters. Malungkot eh. 3-4 liters, gano'n lang ang nakukuha. Payat nga eh. So talagang importante, sir, na ma-maintain ang nutrition at kalusugan po ng ating mga gatasang kalabaw. Okay. So, sir, if you are to give po an advice sa ating pong mga online viewers, ano po ang maipapayo nyo bilang nag-aalaga po ng gatasang kalabaw? Ano po yung pinaka-importante na sa lahat po para po sa inyo sa pag-aalaga po ng gatasang kalabaw? Ito. Una, bago tayo mag ubos ng isip, ng panahon sa pag-iisip, ganito gusto ko, dun ba sa kinalalagyan mo na balak mong pag-alagaan ng kalabaw, may market ba ng gatas? Hindi naman sarado yung isip mo sa negosyo kung walang market ng gatas. Meron talaga. Dahil ma'am, ako halos Luzon, Visayas, Mindanao ay nararating ko na. Kung walang market ng gatas, edi mag-aral tayo ng processing. I-process natin. Gawin nating ice cream, gawin nating keso, gawin nating milk drink, yung iniinom, yogurt, ganun. Madali natin pag-aralan at yun, pagka-process na yung milk, may market na yan. Pangalawa, kung napag-isipan nyo na, may market ba? Kung wala, ganito gagawin ko. Ituloy nyo na. Huwag kayong agad ay, dahil sabihin natin, at ako'y may nakilala, talagang nag-invest ng millions. Bumili agad. 15 kalabaw na inahin, hindi pa nakontento kasi may pera pa siyang sapat na wala naman siyang paggagamitan. Bumili pa uli. Inabot ng 75 yung kalabaw niya na inahin. Na nakita ko dahil na-invite ako. Alam niyo naging problema, mga viewers. Ang inasahan niya, yung bibilin daw niya ng 2 piso, 1 kilo ng sakate. Yung sakate, yung damo. Cut and then carry.
dinideliver sa kanya, mga tricycle na kolong-kolong kung tawagin eh, yung ba cipher ay ganun, pa-rectangle. Yun lang yung inaasahan niya. Noon dumating sa kanya yung nabababaan sa 2 piso yung mga nagbebenta ng sakate dahil lumalayo na yung kinukuhanan, hindi na sa dinalhan. Ano ipapakain? Wala. Wala sa ipapakain. Kaya ko na ikwento sa inyo, unahin ninyo siguruhin may ipapakain ba kayo doon sa kalabaw na gusto nyong alagaan. Yung pangangalaga, pag-aalaga, wag, basta ito, wag, magsimula kayo sa ano, paunti-unti. Huwag agad-agad, kahit na marami kayong pera, huwag agad. Siguro, pwede nga nyong gawin, eh, talagang paghandaan nyo, mahabang pag-aaral. Pero sa mga ordinaryo, simpleng farmer, kahit na may hawak ang pera, 1 million, 2 million, itotodo mo agad doon, huwag muna. Unti-unti lang.